Okay, let's discuss sa wired transmission line. So, discuss natin yung mga old school and yung mga commonly used na ginagamit na transmission line in today's standards, no? Like yung mga coaxial cable, CAT45, shielded pair, no? Yung mga yan. No? So, i-discuss natin yung mga characteristic nila and as well as yung advantages and disadvantages. Okay? So, the first one is the old school one na rarely na nakikita natin ngayon to, no, is the parallel wire line, no. So parallel wire line is made up of two conductors na separated by insulating spacers, no. Makikita niyo kung ano yung itsura mamaya, no. By a space of 1.5 inch to several inches. So may dalawang type ng parallel wire line, no? The first is the two wire open line and the second one is the two wire ribbon or commonly called as the twin leg. So, the two-wire open line is ganito yung itsura niya, no? Merong dalawang conductor na uniformly spaced by the insulating spacers. Okay? So, generally, 2 to 6 inches apart yung pagitan ng dalawang conductor na yon. And this type of line is madalas ginagamit for power lines, yung mga electrical lines na nakikita natin dyan sa highway, no? Rural telephone lines and telegraph lines. So, I'm sure wala na atang telegraph ngayon, yung mga Morse code, no? Yeah, so sabi ko nga sa inyo, sinaunang transmission line pa ginagamit, no? Hindi pa uso yung mga thick copper cables. So ito yung ginagamit noon, no? Okay, so advantage, no? Dahil simple lang yung construction, kasi kukuha ka lang ng dalawang conductor and i-separate mo lang siya by insulating spacers. Mura yung construction, no, and simple lang, hindi komplikado. But the disadvantage is that dahil exposed yung conductor sa air, no, mataas yung radiation loss, no, and yung electrical noise din, no, mabilis ma-pick up, mabilis magkaroon ng static, no. It's because of the lack of shielding. Hindi maganda yung pagkaka-coat sa kanya, no, yung pagkaka-cover doon sa conductor, no. Lalo na ang conductor, pagka na-expose yan sa air ng matagal, no, lalo na ang air, hindi naman yung perfect insulator talaga, no. Meron yang conductive capability, no. So magkakaroon ng radiation, no? So yun lang yung disadvantage nito, no. So itong twin led kinompensate niya ngayon yung kumbaga parang improvement lang to nung two wire open line, no? So ganun pa rin naman, may two conductor and separated siya. Pero instead of using insulating spacers, meron na tayong ginagamit na material called the polyethylene. So yung polyethylene, mababa lang to, dielectric din to, no? Pero mababa lang yung loss niya. And most twin led has 300 ohm impedance, no? Okay, so hindi ko na nakita yung disadvantage nung nitong twin led. I think it's because improvement lang din siya nung una, no? Kaya siguro advantage lang yung nandito. So of course, yung advantage is simple pa din naman yung construction. And ang isa pang naging advantage is mababa na ngayon yung radiation loss, no? And I think nalimutan ko atang ilagay is yung electrical noise pick up, no? Mababa na rin compared doon sa kanina, no? Naka-expose yung conductor sa air. Okay? So, ngayon, punta tayo ngayon sa mga primary line constants na meron sila, no? Of course, dahil transmission line yan, meron yang series inductance and meron yang series capacitance, no? Series resistance hindi ko na naisama, no? Kasi hindi naman madalas tinatanong sa problem, no? So, ito yung formula natin for series inductance for parallel wire line. So, mu, which is the permeability, divided by pi times ln 2s over d. So, for capacitance, o dahil capacitor yan, may electric field, so permittivity naman yung gagamitin natin, no? So, pi times the permittivity divided by ln 2s over d. Sinasabi naman sa problem yan kung ano yung value ng permittivity, kung 1 lang ba, or kung may specific na material na ginamit doon sa transmission line. So, mayroong specific permittivity and permeability. Okay? So, yung S natin is the spacing between two wires. Of course, doon sa center, no, yung center spacing between the two wires, no. And D is the diameter. Epsilon is the permittivity. Hindi ko nalagay yung mu or the permeability, no. Sa calculator, yung permeability is constant 33. Tama ba? I think tama naman ang tawag. Tama naman. And yung permittivity is constant 32. Or yung 8.85 something something. So, ganun. Okay, so, sige. Let's move on. Next.
The characteristic impedance or the secondary line constant ng parallel wire line is 276 log base 10 S over R. Yung S is ganun pa rin naman, and R is the radius of the conductors. Okay? Yung R is a radius of one conductor only lang. Baka pagsamahin nyo yung radius ng dalawa, i-times nyo hindi. No? Radius lang siya ng isang conductor. Okay? Pares lang naman din yung dimension ng dalawang conductor na yun. Okay? So, minsan, log yung ginagamit. Minsan naman, LN yung ginagamit. Pero, I think kaya nyo naman atang i-convert yung log doon sa natural logarithm. Kaya hindi ko na nilagay yung formula. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano i-derive. Okay? Kasi kaya nyo na yun. No? Okay. So, next. Doon tayo ngayon sa ginagamit ngayon, no, in today's industry sa mga computer shop ngayon, as well as sa simpleng LAN setup network, no, which is the twisted pair, no. Dalawa to. Merong unshielded and shielded. So, yung unshielded twisted pair or UTP. So, as the name implies, no, the line consists of two insulated wires twisted together to form a flexible line without the use of spacer. So, hindi na natin kailangan yung spacer na yan. No? Kasi dahil tinwist na nga natin yan, yung loss ay mababa. No? I think sa communications ata yun, diniscuss yun na pagka ang wire, no, tinwist nyo, yung tinatawag na crosstalk or yung distortion ng signal ay mababa. So, nalilesa natin yung signal loss pagka tinutwist natin, no, or kinacurl natin yung cable. So, yan yung isang technique, no, na ginagamit for computers, no, pagka magsi-setup kayo ng simpleng computer network, no, or simpleng LAN network. Okay? So, it is not used for transmitting high frequency because of the high dielectric loss that occur in the rubber insulation. Ah, okay. So, rubber din pala yung ginagamit na insulation nito, or yung nakikita nyo may mga kulay dyan na puti, blue, tsaka yung orange. So, rubber yan. No? So, ang rubber kasi talagang mataas ang dielectric loss. So, itong unshielded twisted pair ay madalas ginagamit lang for low frequency application lang. No? So, ayan, sabi ko nga sa inyo, no? Madalas ginagamit ito for LAN. So, one of the most widely used types of wiring is the local area network for telephones. Alright? Okay, so the second one is the twisted pair, no, or the STP, no. So mapapansin niyo yung major difference niya compared dun sa UTP is that meron ng metallic foil coverings doon sa twisted na cable natin, no. So same lang naman yung construction niya, but yun ang sinabi ko kanina, no, na meron ng metallic foil, no, to cancel out electromagnetic interference and other losses to maintain faster data speed. So ngayon, hindi lang crosstalk yung inaalis natin, pati yung radiation loss and electromagnetic interference. So, mas maganda gamitin to compare mo sa UTP. No? Okay? So, advantage, yun na nga, no, UTP is less expensive than shielded twisted pair kasi hindi naman gumagamit ng metallic foil coverings yung UTP. Okay? And STP is less susceptible to radiation losses due to magnetic foil coverings. Okay? So, disadvantages naman is UTP are susceptible, okay, to radiation loss because of lack of shielding, and they are more prone to electric noise or yung static na tinatawag and interference than other forms of cable. It must be away from fluorescent light and electric motors. Okay? And prone din to high dielectric losses when it gets wet, yung UTP natin. So, ang disadvantage naman ng STP is that mas mahal nga lang siya compare mo sa UTP. Okay? So next, doon tayo ngayon sa ginagamit sa commonly used na ginagamit na transmission line for TV, no, is the coaxial cable. So may dalawang klase, no, the flexible one or yung nabibend, and the rigid one or yung sturdy or yung matigas. So flexible coaxial cable are made with an inner conductor that consists of flexible wire insulated from the outer conductor by a solid continuous insulating material. So, I think madalas ata itong ginagamit natin kumpara mo dun sa rigid, no, na makikita nyo mamaya. So, the outer conductor is made of metal braid which gives the line flexibility. So, ayan, polyethylene na naman yung ginamit, no, kasi mababa lang kasi talaga yung loss nito. Eh, no? To replace the rubber and eliminate these losses. Okay? So, ito naman yung sinasabi ko kanina na sturdy one, which is the rigid coaxial cable. So, PVC ang ginagamit dito, hindi yung parang rubber na kulay itim na nakikita nyo, di ba?
para ma-flex yung cable. So the inner conductor is insulated from the outer conductor by insulating spacers or beads at regular intervals, and the spacers are made of Pyrex, polystyrene, and some other material. So most coaxial cable has a 50 ohm impedance. So madalas to, no? Kahit tingnan nyo pa sa coaxial cable na ginagamit nyo sa TV nyo, diba? Pag nakakabit kayo sa Digibox or sa kahit anong ano man, kung di antenna man yung TV nyo, diba? Ang makikita nyo dun sa ginagamit nyo or yung impedance ng coaxial cable na ginagamit nyo is more or less malapit sa 50. Kung hindi 50, 40, 45, parang ganun, no? Okay, so tandaan nyo yung mga values ng mga impedance ng bawat transmission line. Kasi tinatanong yan sa board exam, no? Okay, so advantages, no? Since the spacer are made of Pyrex or polystyrene, it has low dielectric losses at high frequency. Yan. So madalas ginagamit ang dalawang to. Kasama na rin yung polyethylene, no? Madalas ginagamit yun for low dielectric losses, no? And the rigid lines has also the ability to minimize radiation losses because of the outer insulator covering. So disadvantage, it is expensive to construct, no? Compare mo dun sa flexible lang, no? And it must be kept dry. Kailangan laging tuyo, no? Para ma-prevent natin yung excessive leakage, no? Between the two conductors. So yun lang din pala yung disadvantage nitong rigid coaxial cable. Alright? So yan, no? Primary line constant, meron ulit, no? Series inductance and series capacitance. So mu over 2 pi ln capital D over small d. Yung capital D is the diameter of the outer conductor ng coaxial cable, and yung maliit na din naman is the diameter of the inner conductor naman. So for series capacitance, 2 pi epsilon divided by ln capital D over d. Okay, so ganun pa rin, yung mu is the permeability and the epsilon is the permittivity. Right? And the secondary line constant for coaxial cable is 138 over square root ng ER. So yung ER natin is the relative permittivity. So kung air yung ginamit for dielectric, or kung polystyrene or Pyrex or polyethylene, so binibigay yung value na yun ng relative permittivity sa problem. Depende dun sa insulator na ginamit. Okay, log base 10 capital D over D. Okay, so last part of our discussion is the types of transmission line, no, according to its grounding. So kapag yung transmission line natin is yung return path is naka-ground parehas, ang tawag doon is unbalanced transmission line, no? In contrary, pagka yung return path natin is magka-connected naman, no, doon sa load at saka doon sa transmitter natin or doon sa source, ang tawag naman doon is balanced. And yung ginagamit natin na instrument, no, to transform an unbalanced transmission line to a balanced transmission line is called balloon. I'm sure nakakita na kayo ng ganito sa mga old school na TV, no, wherein dito natin kinokonek yung coaxial cable at saka yung mismong TV natin, no. So yan, no, isa rin to sa ginagamit natin, no, para ma-maximize natin yung power transfer doon sa TV natin, no, para maiwasan natin yung static, no. So isa rin to sa mga ginagamit natin, no, na impedance matching. Okay, so yun lang muna for now for this discussion, and thank you for listening and God bless.